Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 11. Hindi na siya pinansin ni Sabrina. Tinanggap niya ang panyo mula kay Jake, at pinunasan ang kanyang mukha. Tumingin si Kian Hendricks sa kanya, at nakita ang mapupula niyang mata. Naiiyak ba siya sa isyu ng mga batang kinalakihan niya sa kanya? Ngunit hindi iyon dahilan para maging hindi kinakailangang malapit sa kanyang kapatid. Hindi na ito mauulit, lalo na ikaw Sabrina. Hindi mo dapat kalimutan na ikaw ang ina ng aking mga anak, at umasal na isang maayos na babae, babala ni Kian Hendricks, na nakatuon lamang ang mga mata sa kanya. Si Sabrina ay parang sugatang leon. Hindi pa siya lubusang nakaka-recover sa ginawa nito sa kanya, at sinasabi sa kanya kung paano niya dapat ipamuhay ang kanyang buhay. Do I need to tell you how, or with whom I chose to be intimate? If I decide to go extreme with Jake, what business of yours that? Sabrina snapped at him, ano ba naman? Pipigilan ba niya siya o pipigilan siya na mamuhay kung ano ang gusto niya? Gusto kong magkaroon ng plano ng sabay-sabay, wika ni Kian Hendricks, umupo sa likod ng mesa at binaliwala lang siya, at ang hindi makatuwirang pananalita nito. I am not done. Sana matapos sa loob ng ilang oras, ngunit maaari mong tingnan ang draft, at makita kung gaano ito kasiyasiya, sagot ni Sabrina. She had comported herself at nagsasalita na parang hindi sila ni Kian Hendricks nag-cross, ilang minuto ang nakalipas. Inilagay niya ang draft sa harap niya at itinuro ang ilang lugar para makita niya. Dahil medyo malapit siya kay Kian Hendricks, naramdaman niya ang pabango ng katawan nito, ito ay ang gardenia. Iyon lang ang naalala niya mula noong gabing iyon. Lumapit din si Jake at nagpaliwanag siya ng ilang bagay sa kanilang dalawa. Hindi pa niya nakumpleto ang plano, ngunit ipinakita na niya sa kanila ang isang sketch ng kung ano ang dapat nilang asahan mula sa kanya. Inaasahan kong makita ang plano sa lalong madaling panahon, Miss Sabrina, pagkatapos ay lubos kong matanggap at maaprubahan ang iyong kakayahan, wika ni Kian Hendricks. Naamoy niya ang gatas at pulot, at nagustuhan niya ang kanyang amoy. Inayos niya ang sarili at sinabing hahanga siya kapag natapos niyang ibalangkas ang plano. With that, she was going to excuse herself para bumalik sa kanyang opisina. Sabrina, I will take you out for lunch, pagpapaalam ni Jake sa kanya. Napangiti si Sabrina, gusto niyang hindi komportable si Kian Hendricks at sumagot siya sa pagsasabing maghihintay siya. Si Kian Hendricks ay naging itim ang mukha, at halatang nagseselos, pero hinayaan niyang lumabas si Sabrina at isarado ang pinto. Huwag kang tumawid sa aking landas, Jake. Dapat may limitasyon ang relasyon ninyo ni Sabrina. Babae ko siya at gusto kong igalang mo ang katotohanan iyon, babala ni Kian Hendricks. Napangiti si Jake. Kung si Sabrina ay hindi babae ng kanyang kapatid, siya ay gumawa ng ilang mga pagsulong patungo sa kanya. Pero hindi niya ginawa ng mapagtanto niya kung sino siya. Then you will have to treat her like one. If you do nothing to win her heart, I can't promise you that I won't take her away, pang-aasar ni Jake. Sinadya niyang e-provoke ang kapatid. Siguradong hindi siya makakasama ng babaeng pag-aari ng kapatid niya. Ngunit siya ay nag-aalala na ang kanyang kapatid ay nagiging isang mahigpit. Tumayo siya at papalabas ng opisina ni Kian Hendricks na may pagmamalaki. Nainis siya sa mga huling salita niya at kailangan niyang mawala sa paningin niya. I dare you, Jake, pagbabanta ni Kian Hendricks. Wala siyang problema kay Jake sa kanyang maraming babae at pakikipagtalik, ngunit kung lalagpas siya sa kanyang mga limitasyon at masangkot sa ina ng kanyang mga anak,
matuturuan niya siya ng mahirap na leksyon. Sa oras ng tanghalian, pumunta si Jake sa opisina ni Sabrina at inimbitahan siya. Mabilis niyang inayos ang kanyang mesa at sumakay sa elevator para samahan siya sa kanyang sasakyan. Tumayo si Kian Hendricks mula sa kanyang matayog na opisina at nakita si Jake sa kanyang sasakyan, at si Sabrina ay papasok para samahan siya. Hindi nagtagal ay nag-zoom off ang mga ito at nakaramdam siya ng isang uri ng pagkabalisa sa loob niya. Siya dapat ang kasama ni Sabrina at hindi si Jake. Ayaw niyang magkaroon ng nararamdaman ang ina ng kanyang mga anak para sa kanyang kapatid. Kung gagawin niya, magiging mahirap na paghiwalayin sila. Hindi niya makakasama si Jake. Siya lang ang magkakaroon sa kanya at wala ng iba. May kasama bang ibang lalaki si Sabrina pagkatapos ng insidenteng iyon? 4 na taon na ang nakakaraan. May boyfriend ba siya na maaaring hindi niya napagtanto? Itatanong niya iyon sa kanya kapag dinala nito sa kanya ang plano ng disenyo. Dapat niyang makita na sabihin nito ang katotohanan sa kanya. Nakarating sila sa isang sikat na restaurant. Nakilala ng mga taong nagtatrabaho doon si Jake sa pagpasok nila. Ngunit nakita nila na sa pagkakataong ito, dumating siya kasama ang ibang babae na hindi pa nila nakitang kasama. Dinala nila siya sa pribadong silid kung saan siya palaging nakalaan para sa kanyang sarili, sa tuwing dumaan siya. May dumating na waiter at kinuha ang mga order nila. Kumain na sila ng tanghalian at hindi nagtagal ay handa na silang umalis. Nagdahilan si Sabrina na pumunta sa restroom at pagbalik niya ay sinabi ni Jake na pwede na silang umalis. Sa kanyang sasakyan, sinulyapan ni Jake ang tahimik na nakaupong Sabrina at nagtanong, "Naisip mo na ba ang iyong mga anak?" Nakita niya ang namumugto nitong mga mata kanina, at alam niyang masakit sa kanya ang pagkuha ng mga batang iyon sa kanya ng kapatid. "You have no idea, Jake, how much I miss my boys," reklamo ni Sabrina. Naluluha ang mga mata niya. Tumingin siya sa labas ng bintana, ayaw niyang makitang muli ni Jake ang kanyang mga luha. Gusto niya lang makita ang mga anak niya. Mahigit 3 taon na akong namumuhay kasama sila at halos na addict na ako sa kanila. Pero inilayo lang sila ng kapatid mo at naiwan lang akong mag-isa, paliwanag ni Sabrina. Nakita siya ni Jake na sumingot at nakinig sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya masaya. Ang kanyang kasalukuyang mood ay iba sa masiglang dati na mayroon siya bago ang buong isyu na ito ay dumating. "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Sabrina. Pero ang sukdulan mo kahapon nung sinampal mo siya." Si Kuya Kian Hendricks ay hindi pa nasa sampal ng sinuman sa kanyang buhay. "Kailangan mo munang humingi ng tawad sa kanya, at kapag naramdaman mong napatawad ka na niya, pagkatapos ay kausapin mo siya tungkol sa mga bata at pakinggan kung ano ang nararamdaman niya," payo ni Jake. "Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Alam mo ba kung ano ang naging epekto ng ginawa niya sa akin 4 years ago? Bulong ni Sabrina. "Hayaan mo si Kuya Kian Hendricks na ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari noong gabing yon. Kung wala kang natatandaan dito sa iyong memorya, si Kuya Kian Hendricks ay kapatid ko. At mas alam ko kaysa sa iba ang kanyang sexual na orientasyon. He's never had time for women, and I might guess na ikaw ang una niya. Hindi niya gagawin sa iyo yon ng walang dahilan." Bigyan siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili. 2 taon na siyang engaged sa isang babae, at kahit kailan ay hindi niya hinahawakan ang kamay ng nobya at halikan siya. "Kailangan mong makipagkasundo sa kanya, at paligayahin siya sa iyo. Kung hindi, hindi mo makikita ang iyong mga anak. Lumapit ka sa kanya," pagtatapos ni Jake at binuksan ang ignition ng sasakyan. Sa buong daan pabalik sa kumpanya, walang nagsasalita sa kanila. Napabuntong hininga si Sabrina. Kung kailangan niyang isantabi ang kanyang ego, at gawin ang mga bagay na magpapasaya kay Kian Hendricks kung gayon. Pumunta si Maya upang makita ang kanyang ina. Ang tagal na rin kasi nilang hindi magkasama para mag-lunch. Paulit-ulit na sinulyapan ni Brenda ang kanyang anak. Si Maya ay hindi kailanman naging ganoon kasumpungin, at nagpakita ng labis na kalungkutan kahit na noong nawala ang kanyang mga pagbubuntis. Kinuha niya ang kamay ni Maya sa ibabaw ng mesa at bahagyang pinisil.
Siya ay kumakain ng pansit para sa tanghalian habang si Maya ay pinili na kumain ng pancake. Bahagyang ngumiti si Maya sa kanyang ina. Palagi siyang prinsesa sa kanyang ina, dahil nag-iisang anak, pinalaki siya ng kanyang ina na isang maselang babae na laging nakukuha ang anumang gusto niya. Ngunit si Sabrina ay naging ikatlong partido sa kanilang pamilya hanggang sa siya ay itinapo na parang hayop. Umiti pabalik si Brenda. Ang kawalan ng kakayahan ng kanyang anak na babae na magkaroon ng sanggol, ay naging dahilan upang siya ay isang malungkot na babae. Inimbitahan niya siya na talakayin ang surrogacy. Pipiliin nila ang option na yun kung si Maya ay hindi makakapag-anak ng kanyang sarili. Nais ng bawat babae na magkaroon ng isang sanggol sa kasal na asawa, ngunit kung ang matris ng kanyang anak na babae ay masyadong mahina upang magdala ng isang fetus, makakahanap sila ng isang babae na ang matris ay maaaring kumilos bilang isang incubator. Pagkatapos nilang kumain, nilinis ni Maya ang kanyang bibig gamit ang basang tisyo, at maingat na inilipat ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Anak, ano ang dahilan ng iyong kalungkutan? Kausapin mo si Mommy at iaalay ko sa iyo ang aking balikat para sumandal ka, at handang makinig at tumulong sa abot ng aking makakaya, sabi ni Brenda sabay hawak sa dalawang kamay. Mommy, kailangan ko ang balikat mo sa kritikal na oras na ito, kapag malapit nang bumagsak ang kasal ko. Nawawala na si Conrad sa akin, Mommy. Napabuntong hininga si Maya. Binawi ni Brenda ang kanyang kamay. Mukha siyang naalarma. Hindi niya maisip ang kalokohang sinabi ni Maya. Sino ang naglalakas ng loob na mangakit sa kanyang son-in-law? Si Conrad ay nangangahas naman loko sa kasal. Siya ang asawa ni Maya at hindi lahat lalaki ng lahat ng babae. Kung gagawin niyang hindi masaya ang kanyang anak, gagawin niyang isang buhay na impyerno ang kanyang buhay. Naglalaro ba si Conrad ng pagtataksil sa kasal? Tanong ni Brenda na mukhang naiinis na. He's been cheating, Mom. But the one he's cheating on me with is someone you would least expect. So demeaning, hirit ni Maya. Sabihin mo sa akin ang lahat, Maya, at huwag mong pabayaan si Conrad, sigaw ni Brenda, na inihampas ang kanyang kamao sa mesa. Si Conrad ay natutulog kasama si Sabrina. Naiisip mo ba yun, Mommy? Umirap si Maya. Dumating si Sabrina sa kumpanya at nagpasalamat kay Jake. Pumunta siya sa kanyang opisina. Kailangan niyang tapusin ang plano at isubmit ito bago matapos ang araw. Magsisimula na siya sa trabaho nang pumasok si Kian Hendricks sa kanyang opisina. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita siya. Gusto niyang magalit muli sa kanya ngunit pinili niyang huwag, naalala ang sinabi ni Jake kanina. May kailangan ka ba sa akin, President De Silva? Formal na sabi ni Sabrina. Hindi na siya nagpapakita ng kahit anong katangian ng sama ng loob sa kanya. Tumayo si Kian Hendricks ilang metro mula sa kanya habang ang mga kamay ay nasa bulsa ng pantalon. Hindi niya alam na matatahimik ito kapag nakikita siya. Tinitigan siya nito nang hindi sinasagot ang tanong niya. Malapit na akong matapos sa plano, at isusubmit ko ito sa iyong opisina. Magalang na wika ni Sabrina. Hindi ako naparito para sa plano, naparito ako para sa iyo, Sabrina. Sumagot si Kian Hendricks ng isang pahayag. Napaangat ng ulo si Sabrina at tinitigan siya. May halong nararamdaman siya, na mahinahon itong lumapit sa kanya para sabihin ito, kaysa ipatawag siya sa kanyang opisina, nakaramdam siya ng saya. Ngunit sa pag-alaala na hindi niya ito pinatawad sa ginawa nito sa kanya, at paglayo sa kanyang kambal na lalaki sa kanya, pakiramdam niya ay dumura siya sa mukha nito. Tumayo silang dalawa at nagkatitigan hanggang sa si Sabrina ang unang nakipagkompromiso. Tumingin si Kian Hendricks sa kanyang opisina. Ang lugar ay okay para sa posisyon ng chief designer. Nakita niya ang larawan nito kasama ang mga bata sa kanyang mesa at saglit itong tiningnan. Siya mismo ay gagawa rin ng ganoon. Ilalagay niya ang mga pictures ng kambal kasama siya, side by side sa kanyang opisina. Sinundan ni Sabrina ang direksyon ng kanyang tingin, at nakita niyang nakatingin siya sa larawan nito kasama ang kanilang mga anak. Marahan siyang napabuntong hininga. Sabi mo ay pinuntahan mo ako, President De Silva. Paano kita matutulungan? Tanong ni Sabrina.
gusto niyang sabihin o tanungin niya ang anumang tanong na gusto niya, at pagkatapos ay umalis. Hindi siya komportable na nakikita siya sa paligid. Ito ang lalaking sumira sa buhay niya ilang taon na ang nakakaraan. Wala siyang nakitang anumang dahilan para maging komportable siya sa piling niya. Oo, sagot ni Kian Hendrips. Ang isang kamay niya ay nasa bulsa ng pantalon niya at ang isa naman ay nasa necktie niya na parang inaayos. I want to say a few things that you should guide against. Ang una ay lumayo ka kay Jake. Kapatid ko siya at hindi ko inaasahan na ma-involve ka sa uncle ng iyong mga anak. Pangalawa, bilang ina ng aking mga anak, automatiko kang magiging babae ko. Bawal kang makasama ng ibang lalaki. Kailangan mong kumilos ng maayos, at mamuhay sa marangal na paraan. Iyan ang aking dalawang tagubilin sa ngayon. At sana ay igagalang mo ako hindi bilang iyong amo, kundi bilang ama ng iyong mga anak. Pagtatapos ni Kian Hendrips, nanatili siyang walang ekspresyon, at nakatingin sa magandang mukha ni Sabrina. Ang babae ay maganda at mas mahusay kaysa kay Yolanda. Napabuntong hininga si Sabrina at saglit na napapikit. Binigyan niya ng banayad na masahe ang kanyang noo. Kinahasa niya ito at ginawa niyang mawala ang lahat. Nagbuntis siya sa kanyang mga anak, at nag-iisang pinanganak hanggang sila ay 3 taon at ilang buwang gulang. Bigla itong sumulpot at inilayo ang mga ito sa kanya. Ngayon, nagtatakda na siya ng mga patakaran at regulasyon, kung paano niya dapat ipamuhay ang kanyang buhay. Siya ba ay kanyang alipin? Nakatali ba ang buhay niya sa kanya para kontrolin at sirain? Bagamat wala siyang bagay sa mga lalaki sa ngayon, ang direktang bawal sa kanya na magkaroon ng ibang lalaki. May konsensya ba ang lalaking ito? Gusto niyang sumunod ako sa mga alituntunin niya na para bang pag-aari niya ako. Dapat kong kunin ang iyong katahimikan para sa kumpletong pagtanggap sa aking mga patakaran. Tanong ni Kian Hendrips, nakita niyang medyo tahimik siya. Kung hindi ko tatanggapin ang alinman sa mga sinabi mo, ano ang gagawin mo? Tanong ni Sabrina, hindi niya alam kung ano ang mapapakinabangan nito sa pagbulusok ng kanyang buhay sa pag-iisa. Wala akong gagawin. Pero habang buhay, kailangan mong kalimutan ang pagkikita muli ng mga batang lalaking iyon, wika ni Kian Hendrips. Binigyan siya ni Sabrina ng isang titig na naglalaman ng layuning pumatay. Namula bigla ang mata niya. Bumigay ang mga luha niya at mukha siyang nakakaawa. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kanyang pinto at nilock ito ng mariin para hindi makapasok ang sinuman. Bumalik siya at marahas na itinulak si Kian Hendrips. Ngunit tila inasahan na ng lalaki ang kanyang gagawin at dahil dito, nakaiwas siya. Sige Kian Hendrips, patayin mo na ako at tapusin mo na. Angkinin ang mga bata at sabihin sa kanila na ang kanilang ina ay pinatay mo. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng mga ito sa iyong sarili ng mag-isa at hindi mag-abala na ibahagi ang pag-iingat sa sinuman. Para saan ba ako nabubuhay? Ano ang magiging kahulugan ng buhay ko? Nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ko nang isilang ko ang mga batang iyon. Binigyan nila ako ng mga dahilan para yakapin muli ang buhay at humanap ng layunin para mabuhay. Sila lang ang pamilya ko, kasama ko, at soulmate ko. Hindi mo lang sila inalis sa akin, kundi nagbanta na hiwalayan mo kami ng tuluyan. Maaaring mayaman ka Kian Hendrips, ngunit hindi ikaw ang lumikha ng buhay ko. Inalis mo ang araw na nagbibigay liwanag sa aking buhay, at ngayon ay nagtatakda ka ng mga panuntunan kung paano ko pinamumuhay ang aking sariling buhay. May konsensya ka ba? You are engaged, but here you are telling me I should not forget that I am the mother of your kids. Ako ba ay pag-aari mo, na dapat kong mamuhay batay sa iyong mga tuntunin? Patayin mo na lang ako, Kian Hendrips, tapusin mo na ang buhay ko. I am not better than my late parents. Hinihila ni Sabrina ang kanyang suit at nakatingin sa kanya. Halos hindi niya maabot ang collarbones nito sa kabila ng pag-tiptoe para hilahin pa siya. Humihikbi siya na parang bata. Magulo na ang buhok niya at pawis na pawis. Nasasaktan siya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa.
Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon, at hindi nagtagal ay binitawan niya si Kian Hendricks at bumagsak sa sahig. Nakaupo lang siya doon at humihikbi. Muling naisip ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Maagang namatay ang kanyang ina. Marahil kung hindi siya namatay, ang kanyang mga magulang ay kasal na. Hindi sana siya binansagan bilang isang illegitimate daughter. Hindi sana nagkaroon ng Brenda at Maya, hindi sana nagkaroon ng arranged marriage na isinilang dahil sa poot. Wala sanang asawang tulad ni Conrad, at walang mangyayaring katulad ng pangyayari noong 4 na taon na ang nakararaan. At wala sana si Kian Hendricks at ang kanyang kasalukuyang paghihirap, ay hindi mangyayari sa kanya sa kasalukuyan. Maaari lamang niyang sisihin ang lahat sa kamatayan. Inalis nito ang lahat sa kanya noong kinuha nito ang kanyang ina. Iniwan siya nito sa malamig na mga kamay nitong malupit na mundo. At ang dapat sana ay nandyan para sa kanya, kinuha din siya ng kamatayan. Inalis din nito ang kanyang ama at Heto, isang inosenteng babae na nakaranas lamang ng malupit na bahagi ng buhay. At dito na po, nagtatapos ang part 11 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Kadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evane Loha of Hong Kong, Mary Ann Bucket of Abu Dhabi, UAE, Connie Maximo of Taiwan, Fielda Liwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna U. Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Vianne Casagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devora Valdez of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jin Zinyu of Riyadh City, Rodover Magallanes of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Linda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Simpatica of Singapore, Feg Cruz, Judy Char of Kuwait, Harna Baduli of Saudi Arabia, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Kenta Hamamoto, Diana Francisco of UAE, Vilma Sakin, Rex Roy, Ellen Juan Ilo, Eve Tisoy, Zenaida Porter, Maria Luningning Fabre of Brunei, Jules HL101, Reina Roque, Jamela Dumasil, Jelon Dennis Ruiz, Helen Tamban Ilo of Bahrain, Mari Lupanerio, Teoni Villaris of Hong Kong, Banana Erics, Nympha Tolentino, Alma 1027, Twin Angels TV, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Dear Lady Love TV, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Madel Fuerzas, Jenny Cabanca, Leilani Cordero, Marizel Varona, Girlie Bautista, Femalig Onlina, Yasrina Abdullah, Jenny Joy Ruiz, Rose May Oxen, Sons OFW Vlog, Castaneda Jane of Macau, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Ordaneta, Pangasinan, Sunada Abo, Esther Serdancilo, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim, KSA, Jean the Best of England, Mary Grace Galen of Riyadh, KSA, Talon 21 of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh, KSA, Cheryl Pastor of Hong Kong, Annalisa Jamie of Saudi, Mayu Calamantie of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Chun Li Diaries, Teresita Arevalo, Raquel Kailao, Sasi TV, Merlon Basarte, Charito Flores, Gemma Valmonte, Mirna Catinina, Lizel Ignacio of Hong Kong, Elisa Orivillo of Barcelona, Spain, Coco Alcos of Germany, Naranjo Luz of Hong Kong,
Manang Mary's Channel of Oman. Provlin Gamboa of Taiwan. Deds Adam of UAE. Flor Arcega of Ambulong, Batangas City. Alia Garbawi. Sheila Rubio. Helen Santiago. Elvi Canlubo of Batangas. Concepcion Zingabo of Qatar. Imelda Palma. Josie Silva. Juliet Tamayo. Arlene Esdava. Vina Angeles. Rina Ayo. Vilma Laganzad. Lorna Bayunas of Qatar. Boots Gabriel. Gina Judy Adan. Catherine Asaha of Kuwait. Marshall Lemery of Israel. Tuisita de la Cruz of Riyadh, KSA. Cynthia Neva. Francis Grace Villegas. Conchita Alcos Rage. Rhonda Carion. Neri Uy of Hong Kong. Miss B. Arceli Alvaro. Sue Mendoza of Abu Dhabi, UAE. Dina Moises. Elsa Maestro. Razel Gin Kaliaen. Sydney Hassam. Sherlon Reneva. Gloria Balon. Rowena Blancada. Angelo Cabrera. Rose Bulak. Norlin Colina. Jacqueline Pascual. Nenito Osada. Luz Templonuevo. Maricel Love of Doha, Qatar. Edita Barrientos of Saudi Arabia. Hayane of Japan. Putri Bungso of Riyadh, KSA. June Gwinnett Igorot, Country Sounds of Hong Kong. Cheryl Pasakay. Gloria Abihiro. Jeff Felgayo. Trin Oronan Updates. Gina Olan. Hala Aguilan of UAE. Hani Habibi. Rena Palail. Merlon Thomas of Bahrain. Divina De Guzman. Vilma Abrim of Macau. Janine Castaneda of Kasantaan, Urdaneta, Pangasinan. Ray Jane Costa of Kasantaan, Urdaneta, Pangasinan. Marivic Maliosa. Emerita Ariola. Gloria Cha. Leonora Laban. Zenaida Abo. Annalisa Soldana of Kuwait. Patsy CP. Daleth Acevedo. Remilin Saliad. Alan Van Dinter. Joe Melon Angelical. Mariam Hilario. Boleza Buenaventura. Margarita Lagumbay. Yams. Spice 221. Loleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra, Los Angeles, California. Chiang Lo of Hong Kong. Alma S. Torres. Madam Tinapay. Lorna Frialos. Melody Española. Jen Pitao. Jennifer Bilo. Delia Quinine. Eileen Montalbo. Elorde Ridades Lincay of Hong Kong. OFW Adventures. Jeannie Maligon. Maricar Martinez. Jin Kyle Alonzo. Deds Adam. Sia Sumpo. Maraming salamat po sa laging pagsuporta ninyo sa aming munting channel sa Dion Channel TV at Khalil TV. Ingat po lagi tayong lahat. God bless.